Hi there, just Chinky Tan, also known as Mr. Chink Positive. Sobrang excited ako dito ngayon kasi ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa Bagba Budget. 3 tips on how to become an effective budgetarian. Ay, nako. Pero bago natin pag-usapan yan, ang pag-usapan muna natin, nakasubscribe ka na ba sa aking YouTube channel? Kung hindi pa, subscribe, okay? And then click the bell button para pag may bago tayong mga video, may notification kayong ma-receive. So, pag-usapan na po natin, ano ba itong budgetarian na ito? Itong budgetarian na ito, isang taong marunong talaga mag-manage ng pera, mag-budget ng kanyang pera. Kaya parating sinasabi, kailangan maging budgetarian para yumaman. Okay? Pero mag-reality check po tayo. Paano pa talaga magkakasya yung pang-araw-araw na expenses natin? How do you make sure na napupunta talaga yung tamang expenses natin sa tamang pupuntahan, sa need, hindi na sa wants? Minsan nga ito ng reklamo ng karamihan ng tao, hindi na nga kasya eh, kapos na nga eh. Eh kung kinukulang, anong ginagawa? Umuutang. Nako, umuutang kay pare, umaanong kayong umare. Malabo talaga daw. Kailangan daw minsan pa rumakit para magkasya lahat ng gastos. Pero ito yung katotohan. If we work hard, sigurado, if we work hard on budgeting, ha, not only on making money, sigurado talaga magkakasya ang budget natin. But the question that we should ask ourselves right now is, bakit hindi nagkakasya? Bakit hindi na lang natin tanungin, are we managing our resources well? Ano bang ibig ko sabihin? Kailangan po, mag-ingat po tayo sa ating paggagastos ng ating pera. Kasi uulitin ko, ang income po natin ay limited, pero ang expenses po natin ay unlimited. Sasayangin lang natin ang ating pagod, ang ating pera, ang ating pawis kung hindi naman tayo marunong mag-manage. Kaya para sa mga taong nahihirapan, no, meron akong simpleng solusyon. Let me teach you on how you can really allow money to work for you instead of you working for what money. Okay, ang disiplina na ito ay susi po para tayo guminhawa ang ating buhay. Kahit anong uso pang dumating. 'Di ba? Umuso yung ika nga, yung mga milk tea na 'yan, umuso pa yung mga sale na 'yan. Ano mga kahit nang umuso, wag. Ang dapat uso na sundan natin, kailangan maging budgetarian po tayo. 'Di ba? Hindi to vegetarian na, budgetarian. This means a person who exercise the discipline of budgeting. So question right now, Chinky, is this. Ano ba yung pinaka-effective ways on how you can become a budgetarian? 3 effective tips on how you can become an effective budgetarian. Tip number 1, maintain a what? Firm mindset. Kailangan resolute po ang ating mindset. Your mindset should be disiplinado ka. You must have a healthy discipline. Yung talaga, you are doing this for yourself and for your loved ones. Ika nga, kahit alam mong talagang sa totoo lang, ha, mahirap talaga mag-budget, mahirap talaga mag-manage, mahirap talaga mag-sakripisyo. Pero, ito yung parang challenge sa sarili mo eh, na gagawan mo ng paraan, di ba? You will become a better financial manager. You are going to say no and resist temptation. Temptation ng pag-iinom ng mga tinatawag na mamahaling kape. Temptation na hindi uminom ng milk tea, na babawasan ng pag-iinom ng milk tea. Temptation na hindi ka matutukso sa mga S-A-L-E. Oo, yun yun. So, kailangan po yung mindset mo talagang desidido ka talaga. Pag hindi desidido ang mindset mo, maniwala ka, eh, mauubos talaga yung budget mo. Kaso sweldo mo palang, ubos na agad dahil feeling mo ang dami mong pera. That's tip number 1 in order for you to become an effective budgetarian. Tip number 2, kailangan mo maging consistent. Oo. Kung ika nga, nakalaan na yung pera mo for a certain expense, wag po natin, ika nga, ililipat sa iba. Ang pamamalengke po ay pamamalengke, hindi po pwedeng ipambayad sa kuryente. Ha? Kasi yun po nangyayari, nawawala po yung ano eh, yung discipline, hindi lang yan, hindi pa tayo naging consistent. And then very important din, inconsistency, kailangan matuto ka rin na mag-ipon. Oo, mag-ipon muna. Use income minus what? Savings before what? Expense. Kailangan mag-ipon ka muna. That is actually what is budget for? To teach us on how we can spend and manage our money. Ano ba ang pwede natin gastusin? Ano hindi natin dapat gastusin? Anong priority natin? Ano yung least priority natin? At ito lang, friendship ha. Kung natutukso ka minsan sa mga tinatawag na sales sa mall or let's say sa mga shopping site, okay? Natutukso ka. Ito lang ulit ang gawin mo. Number 1, pag nasa mall ka, ipikit mo ang mata mo at tumakbo kang pagkabilis-bilis.
Baka mabangga ka lang nga. Or number two, i-delete mo muna yung mga app mo or mga apps mo sa iyong cellphone for the meantime hanggat matuto ka talagang mag-budget. I always tell people, you cannot spend the money that you do not have. If you cannot afford it, don't spend it. Okay? That's number two tip. Tip number three, okay, I would highly recommend follow a proven and tested what? System. Alam mo, kailangan po talaga para sa mga taong hindi alam paano mag-budget, kailangan mo talaga sumunod sa isang sistema. Kung wala ka namang alam kung paano mag-budget, kailangan magpaturo ka sa mga marunong mag-budget. And this is the good news, no? We all need a tool that will make it easy for us to set the goal, to set the budget. We need a guide in order for us to know the way and then para malaman po natin yung tamang pamamaraan. So, we need something that is very effective, no? In other words, huwag na natin pahirapan pang ating sarili, 'di ba? Matuto na lang tayo sa mga ibang tao na marunong talaga mag-budget. That's the reason why I'm really so blessed, no? Ever since I was young, I was trained and taught on how to budget. So, that's the reason why right now I'm going to share to you my personal budgeting system. I called it the Chink Positive Budgetarian Envelope System. Oh, itong sistema na ito, it's a tool. Ito lang, very simple tool lang 'to. Itong tool na ito, matagal ko na ginagamit ever since I was single, bago pa akong kinasal, hanggang ngayon ginagamit ko pa. Ang kagandahan dito, once na lumabas ang sweldo mo, i-define mo na yung mga priorities mo. Tapos, naka-envelope system na po siya. Envelope. Ayan, makikita nyo, ang dami pong envelope. Palengke, tubig, kuryente, dapat naka-envelope, nakabahay na siya. Okay, ang kagandahan po kasi dito, malalaman mo agad kung kapos ka o hindi. Kunyari, ang lalagyan mo dito, 12, ang lalagyan mo lang, 10. So, alam mo ng short ka na agad. And at the back of the envelope, ito yung kagandahan. Look at this. Diba? Ano yung mga gastusin mo? Nakasulat na, guide, magkano ang halaga kailangan mo? Kailan mo to babayaran? At the same time, lagyan mo ng checkmark pag nabayaran na. So, nandito na yung items. And good news, this is you can use a whiteboard marker. Pwedeng ma-erase to. Glossy kasi siya. Sulat mo yung items, amount, and due date mo. Oo, si Judith. Kilala mo si Judith? Oo, Judith ng tubig, Judith ng kuryente, Judith ng upa. Si Judith. Nakakatakot talaga si Judith. No? Pagkatapos nun, pag nabayaran mo na, check every month. Yan ang kagandahan. It's a very simple system lang po. It's called a budgetarian envelope. Oo. Kaya naman, itong system, napaka-biling gamitin, simple, actionable, and very effective. At very affordable lang po ito, ha. Itong tool na ito, no, na budgetarian, I want to make it affordable. Alam mo, sa National Bookstore, may nakikita ako mga ganito. Umaabot siya ng mga 300, 400 pesos ang ganitong sistema na ito. Ang good news, I want to make it affordable only for a price of what? 299 pesos po. Itong tool na ito. 299 pesos. Oo. You know what? I want to make it more easier for your buying decision. Ang gagawin ko po, for this budgetarian envelope, para mag-work po, kailangan po talaga basahin nyo rin tong aklat na ito, My Budget Diary. Itong My Budget Diary. Itong maging budgetarian para umaman. Dito na yung step-by-step guide on to teach you on how to budget. Nandito na po yung parang paano bang pag-iipon, di ba? Paano bang pagbabudget? Isa ka bang certified na budgetarian? 10 budget commandments, 10 biggest lies about budgeting, 10 deadly sins kung bakit nasisira ang iyong budget, how to budget, nandito na po. 30-day budgetarian challenge, nandito na rin po sa libro na ito. Itong libro na ito, if you want to order this individually, it costs 150 pesos. So, order right now and type the word called budgetarian on your screen. Once you type the word budgetarian, I'll send you a link so that you can order right now. So, thank you very much for tuning in. I hope that you have learned from this session. Ito yung 3 practical tips natin kung paano tayo maging isang tunay na budgetarian. Thank you very much for tuning in. This is Chinky Tan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always, chink positive. Bye.